Hello mga Marshy! Welcome sa 5th episode ng Cooking ni Morena Nyo. For today's video, samahan nyo ako magluto ng ginataang native na manok. So, ayun na nga mga Marshy, nakapag-ready na ako ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ginataang manok. Bali, simple lang naman siya, luya, sibuyas, tsaka bawang. So, nagpainit na ako ng mantika sa kawali. At after nun, inuna ko munang gisahin yung bawang, tapos isusunod ko na rin yung sibuyas. At pagkalagay ko ng sibuyas, hinalo-halo ko lang to hanggang sa mag-kulay brown siya. At after nun, linagay ko na din yung luya. At minekos-mekos uli ng inyong morena. Siya nga pala mga Marshy, yung manok natin is native, so matagal siyang lumambot. So ang ginawa namin is linagay na lang namin or niluto na lang namin sa pressure cooker. At kung mapapansin nyo, nasobrahan sa pagluto sa pressure cooker kaya nagkadurog-durog na. Pero carry lang naman basta manuot yung gata dun sa laman ng manok. At ayan na yung itsura niya after pakuluan sa pressure cooker. At after nga namin maihango dun sa pressure cooker, linagay na namin dun sa ginisa naming sibuyas, bawang, tsaka luya. At syempre, mekos-mekos uli. At sinunod ko na din yung mga pampalasa niya, pamintang durog, tapos isusunod ko na din mamaya yung asin. Bale, dinagdagan ko pala siya ng toasted garlic kasi sabi ni mama masarap daw yun. And then, halo-halo ulit. By the way, nakuha namin pala tong native na manok dun sa mga alaga ni Papa kasi madami siyang alagang manok. At yan talaga ang kagandahan kapag sa probinsya ka nakatira. Nilagyan ko din pala siya ng chicken cubes para pandagdag lasa din. At ito na, naka-ready na yung gata natin na gagamitin sa ating lulutuin. So, bali fresh gata to kaya mas masarap talaga siya. At syempre, mas masarap kapag maanghang yung ginataang manok. At ayun na nga, ibubuhos na natin yung gata na pinigaan kanina. Bale, isang piga lang pala to ha kasi fresh naman siya. At pagkalagay nga ng gata is hindi na muna namin masyadong hinalo. Tapos hihintayin na lang natin na kumulo siya. At ayun na nga, kumukulo na yung ginataang manok, tapos hinalo ko na din. At hintayin lang natin na mawala yung sabaw ng gata, and then ready to eat na siya. At ayun na nga, ready na yung ginataang native na manok. O siya, hanggang dito na lang muna mga Marshy, till my next video, bye!